Yo, what's up mga kaibigan? Ito na ang latest boxing news. Ayon nga sa isang article na inilabas ng Boxing Scene, ay pinag-utos ng WBC ang agarang bakbakan nila former WBC featherweight champion Mark Maglipico Magsayo at former WBO featherweight champion Isaac the Royal Stone Dogbe. Ang kanilang laban ay magsisilbing title eliminator para sa WBC Featherweight Championship belt. Ang dalawang kampo ay binigyan ng WBC ng hanggang end of January upang magkasundo sa terms and condition ng nasabing laban. Kung hindi magkakasundo, ang dalawang kampo ay magsasagawa naman ng force bid ang WBC para sa mga promoters na interesado mag-promote ng nasabing laban. Kaya't magandang laban ito mga kaibigan, parehong palaban at gutom sa panalo ang dalawang boksingero. Lamang-lamang si Magsayo sa bilis at laki, ngunit hindi naman pwedeng malilin itong si Dogbe dahil solidong body puncher ito. Si Isaac Dogbe may kartadang 24 wins, 15 knockout at may 2 talo. Samantalang ang pambatong nating si Mark Magnifico Magsayo ay may kartadang 24 wins, 16 knockout at may 1 talo. Sa kabilang banda naman mga kaibigan, nagkomento naman si Undisputed Lightweight Champion Davin Haney sa panandali ang paghinto ng bakbakan Davis at Garcia kahapon. Bago kasi ihinto ang laban mga kaibigan ay nakakabuelo na si Garcia ng magagandang patama kay Davis. Kaya ayon sa post ni Davin Haney sa kanyang Twitter account, "I ain't never heard of a fight being posed cause of the crowd." Dagdag pa ni Haney, anong klaseng pandaraya daw ito? At sa balitang undisputed champion na Oya Inoue mga kaibigan, magkaiba nga po ng dibisyon na pinaglalabanan ng dalawang magkapatid na si Takuma Inoue at Naoya the Monster Inoue. Sa report ng 3kingsboxing.com ay ayon nga po kay Naoya Inoue ay aakyat na nga ito sa 122-pound super bantamweight division, habang itong kanyang kapatid na si Takuma Inoue ay bababa ng timbang sa bantamweight division. Dito ay susubukan ni Takuma na makuha ang titulong WBA kung saan siya ay rank number 2. Matatandaan si Takuma Inoue nga po ay bigong makuha ang WBC title kontra kay Nordini Ubali noong 2019. Pag-akyat naman ni Naoya Inoue sa 122-pound division ay agad-agad itong sasalang sa world title sa kadahilanan siya nga po ay ginawang super champion ng WBO, habang itong unified champion na si Stephen Fulton na may hawak ng WBC at WBO title sa 122 pounds ay inaasahan na nga pong aakyat naman sa featherweight division. Dito ay mapapansin natin na umiiwas talaga mismo si Fulton sa malalakas ngayon sa 122 pounds. Nandyan nga po sila Morjon Akmadaylev na rank number 2 at Janriel Casimero na rank number 3 at ang The Monster na aakit na rin sa nasabing division. Maganda nga po mga kaibigan ang plano ni Fulton, kung saan sakaling maging kampiyon nga ito sa featherweight division ay dito nga niya hihintayin ng malalakas sa super bantamweight na malaki ang chance ang manalo, dahil mabigat na rin ang featherweight division para kay Casimero at Inoue. Sa kabilang banda naman mga kaibigan, sa latest update ng WBO ranking sa buwan ng Disyembre ay inalis na nga po sa ranking si Zolani Tete na nooy rank number 3 at pinalitan ni Azad Ovanishan. Ito'y dahil sa isyo ng paggamit niya na ipinagbabawal na substance. Kapansin-pansin naman mga kaibigan, kahit rank number 3 na nga po si Casimero sa boxrec ay wala pa rin ito sa rankings ng WBO, at kung makikita natin ay rank number 7 pa rin dito si Rio Acajo na ginulpi ni Casimero via knockout. Abangan na lang natin mga kaibigan ang update ng WBO sa kanilang website ngayong Enero, dahil malaki ang tsansa na pumasok na ang angas ng Pinas sa rankings ng WBO.
Ayon naman sa Yahoo Japan Boxing News, ay inanunsyo na nga ng promoter ni Casimero na Treasure Boxing Promotion ang kanilang pangalawang tournament ay gaganapin sa South Korea sa April 3. Alam naman natin mga kaibigan na nakasaad sa kontrata na pinirmahan ni Casimero. Ang unang laban nga nito ay ngayong 2023 sa buwan ng Abril. Dagdag pa ng promoter ni Casimero na stay tuned lang o antabayan na natin ng mga kaibigan ang mga susunod na impormasyon na kanilang ilalabas. Isa na nga dyan ay kung sino ang makakalaban ni Casimero na malalaman natin bago matapos ang buwan ng Enero. So hanggang dito na nga lang po muna tayo mga kaibigan. Subscribe for more boxing.